away sa araw na pang ito. Bad trip na bad trip talaga. Kasi umuulan, ilang araw nang umuulan. Tapos nung pinaandar ko yung sasakyan kong Karen ni Van, hindi po umaandar. Hinahanap ko kung ano pong diferensya. Una kong tiningnan is yung carburetor at yung battery siguro. Kaya pinagplanuhan ko na pupunin yung battery kasi nag-expect ko ako na makakalabas dito, na ibibilin ako sana, at yun, hindi talaga. Kaya plano ko is na, siguro baterya rong diferensya, kaya kukunin kong baterya. Kakaligo ko lang kasi napakaulan sa labas. Okay, kukunin ko muna yung baterya. Kaya patuloy tayo. So ito ay kinuha ko yung battery ng truck ko kasi susubukan ko kung siya ba yung may diferensya or ako na lang i-test yung distributor. Kaya kinuha ko at hahanapin natin yung saan yung positive or negative. So dito sa tester, dapat may tester pala kayo. Dito sa tester, dapat naka DC 20 volts kasi 12 volts ito. I-test natin kung saan yung negative or positive. Hindi lang tayo magkamali. So, tamang-tama to. Dito yung positive tsaka dito yung ground. Kasi kung baliktad yan, ganito, magne-negative yan dito. Kaya yung polarity is baliktad pag ganito. So, dapat ganito. Ayan. Walang negative sa display ng tester. Okay. Kaya, ang gagawin ko is meron po kasing mga lumang mga lumang charger ng laptop dito. O ano itong charger ko? Na naka 19 volts. Diba dito? Commonly. Dito. Tapos kuryente. Para mag-drop ng 12 volts yung ating current, ay mag-series muna tayo ng isang ganito. Isosolder ko ganito, tapos ilagay ko sa positive naman niya, tsaka ito connect sa dito sa ground. Pero ito test muna natin. Ito ay 21 watts, 12 volts. Binili ko, kung wala kayong kung wala kayong socket, siyempre susolder nyo lang dito tsaka dito sa ilalim. Yan, magana. At make sure din na bubuksan nyo itong mga ganito, para kasi kung magcha-charge siya, kumukulo siguro yung mga nyo tubig sa ilalim. Kaya bubuksan natin ang konti. Dito yung malakas para po mag-drop ng 12 volts. Yung ito yung 5 watts. Dito yung 21 watts. So, dito try ko solder dito. Naghahanap po ako ng isang yung laptop charger kasi yung isa sira na talaga ito. Kaya po pala itinabi ito kasi wala talagang kurente. Tapos ito na lang charger, ipapasok ko lang dito. Parang finold ko lang yung positive kasi ito eh. Kaya ito, hindi ko na lang i-solder, ipapasok ko na lang dito. Make sure na magandang pagkaka-fold nyo para hindi po lalabas at mag-ground sa dito sa labas. Ganun. Ito
background niya. So, ako dito sa ground. Nagkakabit ko. Ito try natin dito sa labas. Ayan. At ayan lang natin to mga ilang oras or titingnan muna natin yung amperahe kung magkano para malaman natin kung ilang oras tayo mag-charge. Ganon. Check natin yung amperahe para malaman natin kung ilang oras tayo mag-charge. So, dito tayo sa tester natin. Dito may 10 ampere tester. Tapos lipat ka dito sa ampere socket sa tester. Tapos itetest mo lang. Yan, mayroon 1.5 ampere po ako instead of 0.5 lang. So medyo malakas, mga around 4 hours charge. Kasi kung 0.5 lang yung amperahe, mga 10 oras. Pero ito, itatry ko lang ng 4 hours charge. Kung okay na ba siya. Itatabi ko lang para mag-charge sa mga... Gagawin ko na lang ng 2 oras at ititest sa sasakyan ko. Yan, mga ka-DIY. 2 oras at lahat yun, ha. Baka okay na. Tapos, higpitan natin yung mga lead cups. Ngayon, susubukan ko natin sa ano ko. Ititest yun natin kung magka... ilan yung voltahe niya. Ngayon, medyo tumaas na 13.20. Kita nyo? So, tara, i-install natin ulit. Subukan po natin. On dito. Okay. Tapos dito ang ano ko. Uy! Gumana siya. Kaya yon, battery nga palang problema mga ka-DIY. Andito yung battery. Siya nga pala ang problema, hindi yung alternator. Ganoon lang po. Dito, itetest po natin kung gumagana pa ba ang alternator niya or nag-charge pa ba sa battery niya. Dito po malalaman, i-release nyo lang itong positive. Kung aandar, meaning kita mo, wala ng positive. Kung aandar, meaning gumagana pa yung alternator niya. Nag-charge pa po sa battery. Kasi, ang sasakyan kasi, kapag naka-andar, nag-charge siya sa battery niya, parang battery gamitin naman sa mga accessories niya. So, ganun lang yun pa, cycle-cycle. At dito naman po, talagang malalaman natin ang alternator na gumagana kapag iti-test po natin, medyo mataas ang voltahe niya compared sa hindi mo pina-andar ang makina. So, dito medyo nasa mga around 13-14 volts po. Subukan natin. Ayan, 14.66. Meaning po, nag-charge po ang alternator niya. Meaning po, na ang battery ay na-drain lang po. Kaya po, 15 hours. Kaya sa laptop charger. So, okay. Ayos. Hello. Kaya, ganun lang po mga ka-DIY. Ang problema po kasi is yung battery natin ay nadidrain kasi ilang araw na pong umuulan mga before ng Semana Santa. Yun nga, pagka umaga, bibili sana ako ng ulam. Yun, hindi na palyado na, hindi na umandar. At saka, ang una kong chinek is baka yung fuse.
Kasi unang-una yung ano yan, i-check yung fuse. Tapos yung carburetor, baka may flooded. Kaya chinek ko yung carburetor, okay naman. Wala namang ano, wala namang flood. Kaya naipaisip ako, baka yung baterya. Baka baterya. Kaya tiningnan ko, mababa yung ano, voltahe niya. So, kaya siguro no, naisip ko lang, umulan ng ilang araw dito, nag-ground siguro yung mga wires sa ilalim kasi naka-expose eh. Yung akin is saganan na minivan, especially mga minivan, carry, Suzuki, mga ganon. Kaya dapat kung umuulan, kung sa tingin nyo umuulan ng ilang araw o malakas yung ulan, dapat tatanggalin muna yung positive sa ano ko lang yan, sa advice ko lang yan. Kung kaya ganun lang pong gagawin, i-charge nyo kung may mga charger kayo ng laptop sa bahay nyo. Siyempre, maraming dami namang laptop ngayon. Gawin nyo lang ng paraan. Tapos susundin nyo lang ginagawa ko. Tapos na ibalik naman po yung aking sasakyan. Umaandar na hanggang ngayon. So ganun lang po mga ka-DIY. Hopefully, may matutunan kayo dito. At kita-kita na lang po tayo ulit sa mga susunod na DIY hacks ko.